Hi, I'm Nonoy. Welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, follow, comment, the bell to notify you, and subscribe. Again, this is Nonoy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today, I'm gonna share it to you how to fix body messenger. This one po. Yan. Ito, ang naging problem nito ay nilagyan ng masking tape dito sa cord plug niya. So, ito po hindi advisable kasi kaya nilagyan nito para mag-contact. So, naglulose contact siya pag tinanggal ito. Eh, umusok. So, i-referin po natin siya. The same din yung cords niya, i-adjust natin sa loob, pero hindi na tayo hindi na natin kailangan itong masking tape. So, ang gagawin natin dito ay internal repair. So, tara, samahan po ninyo ako. Ito na po, babaklasin na natin. So, gamit tayo ng screwdriver, gagamit tayo nitong pang ano sa kuko. So, anong gagawin natin dito, kasi na-check up ko na rin siya, tanggalin muna natin to. Yan. So, isa-isa natin tatanggalin. And then, ito. Ito yung nagmamassage. Ito yung motor. So, meron siyang screw. So, gagamit tayo ng Phillips screw. Yan. Loosen lang natin yung screw. At kailangan lagyan natin sa isang tabi para maibalik din natin. Ayan. Yan ang kapareho niya. Ito. Ihatakin natin. Hatakin natin yan. Ito yung nakakabit sa motor. Ayan. Ito yung motor. So, kailangan magkapareha sila rito para pagka binalik natin, alam natin yung gagalawin natin. Alam natin gagalawin. Dito ko siya nilagay. Ayan. Dito. Para pag binalik natin, alam natin ang gagawin. So, meron pa siyang screw. Ayan. Tanggalin natin yan. Yung screw na yan. Apat ang screw niya. Dito natin siya ilagay. Ito, last screw to. Ayan. Sa mga merong ganito na nagka-problem, sa susunod natin, itong area na to, ayan o, nakikita naman natin. So, natatanggal yan. So, gagamit tayo nitong itong flat. Kasi, yung flat screw ko na doon sa work. So, before pala natin tanggalin yan, gawa tayong palatandaan. Kasi pag nagkamali tayo, hindi natin may babalik. So, gagamit ako ng ano, masking tape. Ito, gamit ako ng masking tape para palatandaan. Itong line na yan, yan, lalagyan ko siya. Para pag binalik natin, match sila. Kasi magta-trial error ka na naman. Ayan. Para dito yung butas niya. Palatandaan lang. Ayan. Ayan. Lagyan ko masking tape, palatandaan sign. Saka dito. So, pag binalik ko ito, hindi tayo mahirapan. So, baklasin na natin. Yun. Tanggal na. So, ito yung lumabas, yung motor niya. Nakapaking na. So, yung wire dito ko rin, ay, screw niya, dito ko ilalagay para ito ang body niya. Itong kasama niya. Yan ang kasama niya pag binalik natin. And then, may screw pa siya ro, no? Apat na screw na naman. 1, 2, 3, 4. Pero before, tanggalin natin yung screw nito. Ah, pwede na rin. Tanggalin na rin natin. Kasi, kailangan ito, hindi ganito. Gagamitin rin natin itong cord, pero iuusog natin sa loob. Para hindi ganyan, delikado yan. Yan, apat din yung screw niya.
tolas na. Yan. O yun, nahatak na siya, oh. Pero, hindi natin, kailangan matanggal natin to, itong area na to. Nahatak nga natin, hindi naman natin makita yung loob, yung connection nito. So, kailangan i-remove natin itong area na yan. Ito lang, ito siguro hindi na. Ito na lang siguro. Basta may makita lang tayong patatandaan paano matanggal siya. So, gumamit ulit ako nito. Flat touch yung pitaka edge niya. So, kapaligid lang, sa paligid. Yan. Isayin lang natin para hindi siya masira. Ayan. Yun. Tanggal. Napin natin, baka may screw. Yun. May screw pa. Ito oh, may screw. Dalawa, may screw. So, i-remove din natin siya. Ako, hindi magkasya itong screw. Maghanap ako. Gamit ako nito. Special tools. Gamit ako nito. Ito maliit yung pinaka Phillips screw niya. Ito malaki. So, buti na lang meron akong binili. Yan, natanggal na. Isa. Yun. Kasi kailangan ko tagay yung mga ganyan ng mga maliliit. Yung mga instant kasi nagre-refer ako ng mga maliliit. So, kailangan... Yan, natanggal na natin. So, tignan natin kung mababaklas yan. Ito, binaklas ko na itong isa. Ito kaya. Yun, baklas na. Diba ito? Ito pa palang nab niya. Kailangan itanggalin natin. Yun. Yung pinakanab ng selector niya. So, ito siya. Inano muna natin siya. Saka ito, may nut siya, oh. Ako, wala pa akong long nose. Ay, may long nose pala ako dito. Ano lang, may long nose ko rin. Naalala ko, may long nose pala doon sa taas. So, tatanggalin natin itong nut. Ito, malalapit na. Yun, natanggal ko na yung nut niya. Yung pinaka-lock niya. Natin kung tatanggalan natin to. Ayaw pa rin. Ito bang ano ron? Ay, ito pala. Tanggalin na rin natin to. Kailangan matanggal na natin yan. Ganun din, may lock din siyang ano. Lahat pala, tatanggalin. Ito, kailangan matanggal natin to. Ito na. Kasi naka-block siya eh. Pagka tinanggal mo ito, ni-remove mo ito, tinatamaan. Yan, oh, natanggal na natin. Ayun, may component siya rito. Ayan, oh. Dali pala siyang ayusin to. Kasi simple lang. Ito lang, minsan kasi ito, itong transistor ba niya yan? O IC ito. Ito, IC niya, oh. Wala siyang serial number o code. Inubura kasi nila yan para kung saan mabinili, doon mo ipagagawa sa kanila. Simple lang siya, parang may dimmer, oh. Ito yung parang dimmer o diac. Diac. Resistor, AC, at capacitor, at indicator niya. So, ito siya, oh. Oh, delikado na rin itong isa, oh. Ito, oh. So, puputuli na lang natin siya. Putuli natin.
Hinahanapin tong ano, tong electrical tie, scotch tape na nilagay. Delikado to eh, oh. Nilagyan niyan kasi naglo-lose connect, lo-lose contact siya. Nawawala yung power niya para pag ginanya mo, may power umusok. So hindi advisable to. So patuloy natin to. Dito. I-rewire natin siya. So siguro ito hindi na natin gagamitin. Tingnan natin kung magawa natin ang paraan. Kinat ko siya rito, oh. Kinat ko para magamit nito. Kasi hindi mo naman siya mahuhugot kung hindi mo siya ikakat ng cutter. So kinat ko siya. Tapos sasalpak din natin na nakaganyan mamaya. Ito nakaganyan mamaya. So natanggal na natin yung existing, yung nagkano ng problema. Yan siya, oh. Nagunal na natin siya ng paraan. Kasi parang clip ito eh. Para pag binibend mo yung cord, hindi mahirapan. So, ibabalik natin. Ito, oh, ganyan. Balik natin siya. Parang nakaipit. Lalagyan natin. Kailangan pumasok yung wire. I-insert din natin siya para magamit dito. Kulang pa. Gamit ako ng cable tie. Kasi hindi na siya maipasok ng mabuti kasi hindi na siya original. Tinanggal na natin sa kabina class po to para magamit ito kasi laking tulong to, support ito eh. So gagamit na lang ako ng cable tie para ma-insert ko mabuti ito at may protection pa rin. Ayan. Nagyan ko siya ng cable tie kasi hindi na siya yung original dati kasi kinat ko na doon sa ano para itong side na yan, itong side na to, yan mailagay natin dito, ibalik natin dyan at nakasupport. So gagawin natin dalawang cable tie pati dito sa baba para sure siya na mahigpit at hindi mahatak. Yan. Gawa lang natin ng paraan. Importante dito, hindi na siya mahatak. O, hindi siya nahatak. Kasi naka-support na ako yung cable tie na nilagay natin dalawa. Ito. So, dito tayo mag-splice, magduduktong. Gamit lang tayo nito. Para medyo hindi masaktan yung wire pagka hinugot ko. Liit lang ang wire, oh, nipis pa. Galing ano talaga to. So, i-coconnect natin dito. Tanggalin natin itong isa. Oh, may ano na rin, oh. Oh. Ito, oh. May ano, kumbaga sa ano, eh. Nayupi. Ayan, oh. Delikado na rin. Dito tayo magduduktong. Dito, kuputulin natin yan. Delikado na rin. Natin yan. Pero gagamit tayo ng para safety tayo. Dami ko, oh. Gamit tayo ng para dyan. Ito siguro saka ito. Kailangan ganito rin siya. Hindi mataba.
Para pag insert natin siya, ito siguro pipiliin na. Kasa kaya yan. Kailangan mataba. Ito, pwede ito. Para ma-avoid natin yung ano. Ay, ito, pwede na ito. Kailangan pumasok. Ito, papasok eh. Yan, ganyan, no? Dapat to papasok na ganun. Wala. Yung orange siya, saka itong itim, lalagay natin. Gumamit ako nitong cutter para hindi mabatak yung wire. Kasi malambot lang eh. Hindi na ako gumamit ng soldering iron. Ito na lang ginamit ko. Basta itwist lang natin ng mabuti. Ayan. Twist lang natin siya ng mabuti. Okay na yan. Hindi naman siya kasi heater. Motor lang siya. Pero kung heater siya, so kailangan medyo ano tayo, aware tayo. Ayan. So, hindi na ako gumamit ng masking tape, electrical tape, ito na lang siya. Sa protection na rin po siya. Sinusunog yan, pero ako hindi ko nasusunugin. So, ito naman isa. Masyadong malaki, papalitan ko. Marami naman tayo, oh. Yung medyo ano siya, ito na siguro, parehong orange, para siyang spaghetti tube. Pinili ko to sa online eh. Ito lang, patuloy natin to, masyadong mahaba siya. Yan, so dito natin siya i-coconnect. Dito tayo mag-i-splice. Yan, nakaganyan. Ito na, nailagay ko na siya. Oh. Ito, oh. Yan, lagay ko na siya. So, i-mamount na po natin siya. Balikin na natin sa dati. Paano ito, nakaganon. Yan, nakaganito. Ito, nakaganito siya. Yan. Ano ito? Nakabit na natin. Nakabit ko na yung pinaka nut niya dito sa speed niya, sa tawag dito, timer niya, time yung selector niya. Ayan, selector, kinakabit na natin. Ayan, ito na siya. Oh, baka mahulog. Kakabit na po natin siya rito. Ayan. Ayan. At ito rito. Ito, naisalpak na natin yun. Kailangan pumasok po. Kasi pag hindi pumasok, hindi siya magmamatch. Hirapan tayong mag-screw. O, oh, kagaya nito, ayaw. Oh. Nawala yung ano ko eh. Yan. Yan, okay na siya. Screen muna natin itong gilid. Ito, hindi ito, yung dalawa. Yan. Fix na natin siya.
kahit papaano matutuwa na yung may-ari. Ayan. Isa. Screw natin. Ayan. Ayan, isapak na natin to. So, wala na siya masking tape. Diretso na siya. Lagyan natin yung cable tie. Dinirect natin yung wiring natin sa loob. Pero, i-assembly muna natin lahat and then iti-test natin. So, ang susunod natin gagawin ay ito. Lagyan natin ng screw. Konti lang pala yung mga component niya. Di ba doon sa motor? Yung electronics component nyo, kukunti lang. Madali siyang repairin. Kasi konti lang. Ang mangyari lang ito yung motor at saka yung component nya. Yung pinaka-system nya. Kasi itong system nya, yan yung parang low, medium, high speed. Yan. And then, ito na. Ito naman, lagay natin. Ito yung sinasabi ko. Yung palatandaan natin kanina. Ito. Yung palatandaan natin dito. Para pag kinabit natin, naka-sure tayo na papasok yung mga wire. O hirap po, kung hindi ka naglagay ng palatandaan. So, screw na natin siya. Ito na last. Itong maganda eh, kung meron tayong palatandaan, hindi na tayo mahirapan mag-screw. O, yung palatandaan natin, yung lagyan natin masking tape. So, para yung screw niya, alam natin kung saan natin siya i-screw. So, ito na yung last. Ah, hindi pala last. Yung sa motor. Kasi meron po pala rito. Lagyan na nga muna natin to. Sa yung isa na ulog? Ah, ito. Yung para dito niya. Ni-insert lang yan. Tapos, itutulak lang natin pag may thread screw tayo para matanggal to. Ito una natin ilagay. Yan. Ilagay na natin. At ito namang isa last. Totoo na yung may-ari nito. Ito, kailangan na, itong unahin natin, ito. Pag-insert natin. Yan. Oh, ito na yung cable tie natin. Nagamit natin yung existing niya. Hindi na siya nag-masking tape. Kaya scotch tape na ginan nito. Delikado yan eh. So, pasok natin itong motor. Patanggal ko. Ay! Lalagay na natin to. Ito, commit na rin natin to. Pipix na natin siya. Para pagka tumulak siya, umandar siya. Hindi siya mahirapan. Ayan. Tapos itong knob para malaman kung low, medium, high siya, ganyan yan eh. Tama yata. Meron siyang ayun oh, yung pinakapalatandaan niya, parang hook. Hindi siya pa ayun oh. Tok na. Yan. So, nagki-click na oh. Yan, ibig sabihin nagpapa-function itong high low medium niya. Low medium high ng speed ng motor. So,
Ito na po yung ilalagay natin. Balik na natin sa dati. And then, ito. Ito pinakalas. Ayan. So, assemble na po natin siya. So, ang gagawin muna natin, sabi ko nga, kailangan natin ng resistance measurement. So, ang gumawa tayo rito, ang naging trouble natin, external, internal tayo at external. Ito ang external natin at internal yun sa loob, yung nag-connect tayo. Binypass na natin. Di na ito siya original kasi ginamit din natin to for support. Para ma-fit niya, maipid din niya to at hindi ito mahatak-hatak. So, resistance measurement tayo. Ito na po. May resistance measurement tayo. May continuity tayo. Ayan. So, off natin. Ayan natin kung may shorted. Ah, wala. Dahil siya shorted. So, kasi kung shorted siya, gagalaw siya. So, okay po yung ginawa natin. Itesting na po tayo sa electrical. So, electrical na po tayo. Paplug na natin to. Dito na rin paplug. Yan, gumana na oh. Yan oh. Gumana na siya oh. Gumana na oh. Oh, pwede pang masad sa kamay. So, in-eliminate lang natin dito yung naka-masking tape. Ah, naka-scotch tape. Kasi delikado yun. Oh. Ito, ang sarap pala na ito. Ang sarap nito ah. Ito sa tuhod. Lalo sa mga may edad. Pwede pala ito. Ayan o, oh, yung mga masakit yung kamay, pwede ito. So, hindi na tayo, ganyan lang po, hindi tayo masyadong gumastos. So, ginamit din natin itong wire. So, ginawa natin siya ng paraan, kinable tayo na lang natin dito. Na-eliminate natin yung pagka-roll ng wire na ganyan. Muso kasi, yung loose connection niya. Ayan siya. Okay na o. Oh. Ito na siya. So, may mga katanungan lang tayong i-share ko sa inyo. For example, about po this body messenger po. For example, kagaya nito, body messenger question. What will happen if the cord, ito na yung ginawa na, the cord plug is loose connection. So, wala siyang contact. May time na magkakaroon siya ng contact, mag-ooperate ito, pero ang possible maging problem natin dito ay yung maging aware tayo kasi danger ito pag nag-loose connection, yung kagaya nangyari, nakaganyan siya, naipit, okay na, function. So, habang tumatagal, nagkakaroon siya ng nag-i-inch dahil sa loose connection. Yung resistance niya, nag-create ng heat. So, kailangan ma-avoid natin siya. Huwag natin gawin yung kanina. So, kailangan nakaganyan lang siya. Saka, mag-trip yung breaker natin pag pumutok ito. So, maging alert tayo dyan. May i-avoid natin yung nangyayari. Tapos, susunod natin question. What can cause loose cord connection? Minsan ka, what can cause loose connection daw, sabi niya. Sabi nila, yung may mga nagtatanong, kagaya yung may-ari nito. Kasi kung may mga instant, ginagano natin yung cords natin. Ginaganyan natin. Ginaganyan. Pagka tinatago natin, ginaganyan. No, mali yan. Kasi pag ginanin natin yan, ganyan ang folded natin, ito, itong area na yan, nabe-bend siya. Kumbaga no, sa tao, masakit yung katawan mo, o yung likod mo, ganun din to. Pag nabe-bend siya, darating yung time, makakat siya sa loob nito. Gaya nito, ang hina-hina, oh. Tingnan mo yung wire nito, nandit-tiit. Ito, pag binend mong ganyan, oh, sa tagal, lagi yan, tas nalubot mo pa ng goma, darating yung time mapuputol siya at mag-absorb pa ng heat yan, yung resistance niya mag-create ng heat.
then uusok yan. At pag uuso niya, puputok pa. So, i-avoid natin yung ganyan na pagpo-fold. Kailangan, nakabilog ka. Yan, bilog na ganyan. Yan ang pagpo-fold niya. Pagtatago mo na. Yan. Yan. Saka yung ito, huwag ihilain. Ay, huwag yung ihilain dito. Kaya nito, oh. Pag sinaksak mo dyan, yan, maandar. Tayo natin. Tapos hilain mo sa ganyan. No, hindi po pwede yan. Kailangan dito tayo magtatanggal. Hawakan natin itong plug. Yan. Para ma-avoid natin yung loose cord connection. Okay, number 3 natin na question. How do you fix a loose cord connection? Sinabi ko nga kanina, may mga instant, yung component na nasisira. Pag loose connection lang, itong ginawa nating wire. Ayan. Ginawa nating wire. Kailangan i-rehab natin siya. I-reconnect natin. Re-install natin siya. So, kung ayaw natin bumili ng ganito, insert uli natin doon. Tapos, lagyan na natin ng cable tie para maipit. Magamit natin itong support niya. So, yung 3. How do you fix loose connection? Cord connection. Tapos, ang 4 natin, How do I stop loose cord connection? Kailangan, ang gadget kasi natin parang tao, pag matagal ginagamit, nagkakasakit din yan parang kagaya ng tao. Kasi nagiinit yung motor niya. So, kailangan pahingain din natin. Huwag natin continuous na gamitin to. Especially itong cord na to, manipis lang. Tarating yung timing resistance ka niya, magpo-produce ng heat. Kasi hindi na niya kaya, wala na siyang pahinga. So, pahingain din natin to para itong tao. Doon natin ma-avoid yung loose cord connection. Saka, yung plug natin, wag ganito, ang pagtanggal, kailangan dito hahawak. Saka, yung mumabagsak, pag inanito, nababatak sa buti, nilagyan pa natin ng cable tie. So, medyo matibay na siya. So, i-avoid natin yung ganon, yung madalas bumagsak. I-care natin itong gamit natin. Mahalin din natin yung gamit natin. So, sana may natutunan po kayo. Nag-refer lang tayo ng cord. Yung internal sa external, binuksan natin yung loob. Disassembly natin. At ginamit din natin yung dati niya. Nusog lang natin at space natin sa loob. Ganun lang, simple lang. Pero kailangan lagi tayong may tester. Hindi na po ako magtatagal. Nagamit na po natin to. Ito uli. Ayan. So, ano na tayo dito? Protection na tayo dito sa cord. So, sana may natutunan po kayo. At i-care natin yung gamit natin.